Welcome na welcome po sa Kalinga. Kasi meron lahat ng purpose. Halimbawa, ikaw ay doktor. Di ba, doktor? So maraming mga nabablog sila Kuya Bal na may mga karamdaman. Like for example, yung mga senior. Malaking tulong yun. Nurse, doktor, oh, ang taray, di ba? So ayan na nga, magandang umaga po sa inyong lahat. Muna nagbabalik ngayon ko, this is Nathan Kirkflag. So ayan na nga po, ang pag-uusapan natin ngayon ay matungkol po doon sa topic ni Kuya Bal kahapon, ang kanyang live. Napakaganda naman itong plano ni Kuya Bal regarding po dito sa lahat ng aspeto na ito na sinasabi niya, di ba? Kung ano man ang talent mo sa buhay, talent man tawag doon. Diba? Ka doktor, pare, o ministro, tundalo, army, lahat-lahat, diba? I welcome na welcome po sa Kalinga. Kasi meron lahat ng purpose. Halimbawa, ikaw ay doktor. Diba, doktor? So maraming mga nabablog sila Kuya Bal na may mga karamdaman. Like for example, yung mga senior. Malaking pulong yun. Nurse, doktor, oh, ang taray, di ba? Tundalo. Pinigrahin niya yung mga kalaban ni Kuya Bal. Sarat! Di ba? Mga psychiatrist. Di ba? Magagamit din sila dahil maraming mga nabablog na may mga problema, may problema sa mga kaisipan. Di ba? Oh, number one, Diyos ko dahil mga sinasabi niyo, lahat na nagustuhan ko sa sinasabi ni Kuya Bal, yung mga akala na mga kapirasyon natin, so di ba bunga-bunga, na pwede pumasok sa Kalinga po, anong gagawin mo? Ito, mga sis, di ba? Magpapaganda tayo ng mga Kalinga partner. Diba? Actually, yung mga pabiro-biro lang yun ni Kuya Bal, mga pinagsasabit niya every time na nag-live siya. Pero mayroong katotohanan paminsan-minsan. Mayroong kahulugan. Diba? Alam niyo, doon talaga ako humanga kay Kuya Bal. You know? Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, is open pa rin sa kanya lahat ng gusto pumasok sa Kalingap. Lahat na maging gusto maging member ng isang Kalingap, italagang hindi siya nag-aalinlangan na magtanggap. Diba? Hindi niya iniisip na if ever natanggapin niya yung tao na to is magko-cause ba ito ng problema sa community? Just in case ba na tinanggap po ang ganitong tao na to, eh, hindi ba ito magkakaproblema sa mga kapwa vloggers, sa mga kapwa Kalinga partners? Diba? Ba't ang nasa isip niya, go, kung willing ka, go. Diba? Kung tutusin naman talaga, may point naman dyan si Kuya Bal, diba? Nasa tao na lang po yun. Halimbawa, ako pumasok sa kay Kuya Bal, sa community ni Kuya Bal. So, nasa akin na lang po yun kung sisirain ko yung community ni Kuya Bal, kung ipapahiya ko ba si Kuya Bal, kung sisirain ko sa mata ng mga viewers, ang Kalinga partners. Diba? Kasi, Diyos ko din, malalaki na tayo. Malalaki na tayo. Yung nga lagi-lagi kong sinasabi, alam na natin ang tama at mali. Don't and do. Do. Yun ba yun? Yes! Willing si Kuya Bal. Mag-accept na kung sino-sino kahit ano pa ang sa kasarian mo. Kung ikaw mag-jok lang, o tiguan, o whatever, basta ikaw ay willing pumasok sa community ni Kuya Bal, pwedeng-pwede. According to him. Ah, English yun. Ano ba ibang sino? Charot! Diba? Napakaganda. Ay, totoo po yun. At ito ha, totoo yun. Sa sinasabi niya na mag-share naman tayo, di ba? In case na makapasok tayo, magkaroon tayo ng revenue, di ba? Mag-share naman tayo kahit kaunti. Although hindi naman siya compulsory. Compulsory ba tawag doon? Mandatory, ayan. Buka lang sa kalooban mo. Kasi kumbaga, napakinabangan mo naman sila. Like for example, yung in-example niya kanina is sa mga Kalinga pre-actors, di ba? Napakaganda po yung plano ni ano ng presidente ng Silik, Direct Noels, ah, di ba? Na actually oo, nagbigay na nga ako doon, kaya lang siyempre yung link ko Purita pa attached to one. Pero wala naman ilalagay doon na price kung magkano halaga ilalagay mo, ang bibigay mo. Kumbaga buka lang sa kalooban mo. Siyempre alam niyo naman ang yung link ko, di ba? Galing sa
epidemya. Galing sa pandemic yung channel ko dahil mga kapala. Diba? So mag-ano lang naman ibigay ko. Pero at least man lang nakapag-share tayo. Sabi ko nga, biro ko pa nga doon, hindi pa kami nakabinta ng kopras. Diba? Hindi pa nakaka-ano ng kopras si Akla. Kaya lang, yun lang muna may bibigay ko. Diba? So napakaganda ng layunin ni Kuya Bal talaga, no? Yung makatulong sa kapo. Wala na siyang iniisip, di ba? Wala na siyang iniisip na kung anet, mga enemy dyan, mga ganon. Ang gusto lang niya is makatulong, di ba? Makatulong sa mga kababayan natin na managihirap. Siyempre, hindi niya magagawa yun kung mag-isa lang siya. Di ba? Hindi niya magagawa yung kung siya lang. Although magagawa naman siguro niya, pero hindi ganun karami yung matutulungan niya. Kung iaasan lahat sa ribin niya ni Kuya Bal. Siyempre may mga personal din na pangangailangan si Kuya Bal. Di ba? May mga gastusin din niya sa bahay. Mga bills, di ba? Kung anit-anit pa ng mga bayarin. So andito yung mga, kumbaga, tayo na mga nanginginabang kay Kuya Bal. Mga Kalinga partners, mga Kalinga pre-actors, yung mga ganun-ganun. Di ba? Lalo pa yung mga matataas na yung ribin niyo. So, siyempre kahit pa paano, di ba, malaking tulong yun na may share natin. Like, for example, yung plano ni Derek Nuelsa na president ng mga reactors, di ba, na makapag-produce din ng pera, landi, ano, ng pera, at siyempre makapagpagawa rin ng sariling project na bahay na this housing is donated by Team Reactors. Oh, bongga. Diba? Oh, ito naman, galing sa ganitong team. Napakaganda po. Diba? Doon lang talaga ako talaga humanga kay Kuya Bal kasi wala siyang iniisip ko hindi ang tumulong sa mga kababayan natin, sa mga kababayan na, diba? So, sana dumami yung mga katulad niya. At just in case, siyempre, may hangganan din sila Kuya Bal, no? So sana mayroon din mga Kalinga partners na magtuloy-tuloy. Diba? Magtuloy-tuloy sa mga nasimulan ni Kuya Bal. Diba? Halimbawa ako, for example, sa akin, hindi naman sa pagyayabang, no? Nung umuwi ako sa Sorsogon, nakapag-create ako doon before ng Team Nathan. Nung okay pa yung sahod natin, maganda pa yung takbo ng ano natin, ng ekonomiya ng mga akla. So every time na nagsasahod ako, nagbibigay ako kay Kuya Regan before ng pang-ayuda nila. Nung nawala naman ako doon, di ba, yun yung ginagawa ko, nagbibigay ako. Tapos hanggang sa tuluyan na nga ako nawala doon sa bundok ng Tralala, nandito na tayo sa Rizal, Frabit, sa kung saan nandito yung Junakis natin. Siyempre kahit papano kailangan din natin pakasamahan yung Junakis natin. Kaya nag-isip-isip lang ako na kung ano-anits mga contents. Ang problema nga lang, hindi yung sakit natin nag-trigger ng bunga-bunga lesa. So yun si Kuya Riga na nagtuloy lang kung ano nasimulan ko doon sa bulan. Ayun, nakapag-create din siya doon ng grupo niya. Diba? Yun ang pinakamaganda. Just in case man na mawala na sila Kuya Bal, sila Kalinga Club, sana mayroon pa rin magsumunod sa yapak niya, eh, no? Hindi lang sa ngayon, kasi diba ngayon, alam naman natin, marami mga Kalinga partners na nasa Camp Norte. Eh. So sana kahit wala na sila Kuya Bal, tuloy-tuloy pa rin sila sa paglingap, sa mamahihirap, kasi kumbaga, yun yung pinakamagandang merit. Tama bang tawag dun merit sa Panginoon? Yung parang iskor mo, di ba? Iskor mo. Bago man lang tayo kunin ni St. Peter, di ba? Mayroon tayong record na maganda. Alam nyo kasi ang pinakamaganda kasi na may iwan natin, hindi lang kung ano mayroon tayong mga bagay-bagay na naiiwan dito sa daigdig kung kunin man tayo ni St. Peter. Ay, hindi lang yun na kung sino ka na naiiwan na kung ano yung naipundar mo, di ba? Lahat-lahat naman kasi yun pagka na kinuha ka na ni St. Peter, hindi mo naman siya madadala, eh. Ang pinakamaganda na may iwan mo dis yung legacy. Di ba? Yung legacy ang pinakamaganda na may iwan mo dito sa daigdig. Kasi lahat-lahat naman kung ano ang mga makukuha mo, bahay, sasakyan, pira o million-million man yan, pag natigok ka, day, di ba? Wala yan lahat. O kahit sabihin natin, mayaman ka, Diyos ko dahil kung natigok ka, sabihin ng mga tao, ay buti pa nga yan, natigok, kasi ang daming pera, pinagkakakitaan lang yan yung mga, ano, mga pinagbiblog nila, di ba, pinagkakakitaan lang, pero Diyos ko dahil, iba naman yung motibo, oh, di ba, ang pangit ng gano'n, ay, umama lang naman yan, dahil sa pagbabaglog, tapos hindi naman tumutulong, oh, di ba, oh, mas maganda kung natigok tayo, ay, alam mo yan, sinitang cute vlog, kahit sobrang cute-cute na yan, charat!
di ba? Ang ganda ng pinagagawa niya nung nabubuhay pa yan. Oh, ganon! That was his legacy. Yung pinakamaganda may iwan natin sa daigdig bago tayo kunin ni St. Peter. Oh, totoo yan, mga akla. Di ba? So, kaya doon talaga ako humahanga kay Kuya Val kasi wala siyang ibang iniisip ko. Hindi, ang makatulong, di ba, makabigay ng tulong sa mga kabayan nating mga kapuspalan. At ito pa ang pinakamaganda, wala siyang pinipili kung ano man kasarian mo. Walang discrimination na nagaganap, di ba? Matanda ka man, maganda, pangit, di ba? Maganda. Sarap! Akla, o di ba, kahit anong kasarian mo, bi ka man, bisexual ka man, o whatsoever, basta really ka mag, ano, magtumulong sa pagliap sa may hirap, o di ba, go. Ganun dapat. Hindi natin tinitingnan kung ano yung panlabas ng isang tanuan sa isang tao, kung ano may kasarian ng isang tao. Bagkos na tinitingnan natin, ano ba ang nasa loob ng puso niya, wah, operahin, hila. Tignan kung ano ang sa puso niya. Charot! Di ba? Ganun. So, bago matapos itong live vlog ko for today, hintaray, no? May mga for today's video, charot! Diba? So, maganda tularan natin si Kuya Ban na wala siyang iniisip, wala siyang pakialam kung anong pagkatao mo. Hindi siya nagtitingin kung ano ang mayroon ka. Ang importante is willing ka tumulong, diba? Sa mga kaubayan natin. Kung gusto mo man pumasok sa paglilingap sa mahirap o sa kalingap, di ba? Ano ba ang purpose mo? Di ba? Ano ba ang pwede mong gawin? Ano ba ang pwede mong gawin para masabi na tanggap ka sa pagiging isang kalingap? O ganun, di ba? Hindi niya tinitingnan kung anong sarian mo, di ba? Kung Diyos ko, yung lingkod. Diyos ko lang, hindi na kailangan magpaganda dahil natural inborn ang aking beauty, mga akala. Di ba? So, yun lang po yun, ino. So, hanggang dito lang po ito. Of course, maraming salamat sa inyo lahat sa mga patron na sumusuporta. Although, kakaperanggod lang yung views natin. Pero, go lang, di ba? Go lang. So, mayroon naman akong naiisip na pili kong gawin na makapag-charity ako. Pero, hindi ko pa sasabihin sa ngayon hanggat hindi ko pa siya nasisimulan. Kasi, panahirap naman yun mag-i-announce ko na agad siya. And then, hindi ko pa man siya magagawa. Di ba? So, mas maganda pag nagawa ko na. So, ayan po. Sana tuloy-tuloy pa rin supportan nyo sa akin, sa kagandahan ko, di ba? So, mga nag-skip naman, thank you so much po sa mga nag-skip. And of course, mga nagpa-follow sa aking Facebook. Dali! Ay! Magkaka-jowa, walang jowa pang nag-follow kayo sa akin. Of course, yung mga tigang-tigangas dyan, madidiligan ako ng bongga-bongga-bongga-bongga. Yes, sas! Ganan! Hanggang dito lang po ito, maraming salamat. Ito yung link ko, Disney at ang Kurt Black, na lang yung sabi ang buhay ay charot-charot lang. And I, thank you. I love you all. Bye-bye.